Mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-rider at welcome po sa panibago naman nating video. So kauna-unahang sold out sa aming showroom. Ito ang part 2 ko. Ang YCF R3 sold out for today. So may customer na guys. So shout out sa kanya. From Turil, Davao City. So bago yan, silipin natin ang kanyang specs, function at benefits. Tara, let's go! So magsisimula tayo ngayon sa kanyang headlight. Ang headlight niya is LED lights. Turn signal left from right is bulb type. So ito naman ang kanyang central air duct. Ibig sabihin ito, maximize airflow to the radiator and enhance the cooling effects. Also improving overall aerodynamics. Napakaangas. So ito ang kanyang windshield with aerodynamics. Ito ang kanyang side mirror. So sa kanyang harapan, naka dual path caliper, single hydraulic disc brake. At size ng kanyang gulong sa harapan is 110 by 70 by 17, so tubeless type. So front suspension is telescopic fork, napakaganda ng kulay, color bronze. So sa kanyang side by side meron siyang reflector. So naka ABS, napaka safety nito, anti braking lock system. So hindi ka na mangangamba pa kahit mabasa man ang daan, kasi napakakapit ng pagpreno nito. So dual ABS channel. So punta naman po tayo ngayon sa kanyang taillight. Taillight niya is LED lights. Napakaganda ng kulay. So turn signal left from right is bulb type. So meron din siyang additional lights para masinagan ng iyong plaka at reflector para makita ka, especially pag gabi. Punta naman po tayo ngayon sa kanyang likuran. So size ng kanyang gulong sa likuran is 140 by 70 by 17, so tubeless type. So Dunlop ang kanyang model ng gulong. So rear suspension is Bingham at dual ABS channel. Ito ang kanyang muscular muffler, napaka sporty, at pillion rides. So brake fluid at rear brake. So sa nagtatanong, ang frame type nito is diamond. So color variation nito is race blue. So dito rin nakikita ang Yamaha emblem logo na nagbibigay background sa iyong YCF R3. Napakaganda rin ang kanyang decals, reflectorized decals, stickers. So punta naman po tayo ngayon sa kanyang enhanced digital panel board. So dito makikita ang set ng orasan, neutral indicator, RPM, fuel gauge. So sa left side at right side makikita ang select at saka reset, odometer, kilometer. At sa side by side dito makikita ang engine check, ABS, high beam, low beam indicator. So punta naman po tayo ngayon sa kanyang left side. Dito makikita ang high beam, low beam sa kanyang headlight. Meron din siyang passing light, turn signal left from right, at saka horn. Pakinggan natin ang kanyang horn. So clutch type with multiple disc. So meron din siyang assist and slip free clutch na nagbibigay safety feature sa iyong YCF R3. So sa right side makikita ang throttle, front brake, at built-in safety hazard. Ah, check na natin, napakaganda ng kanya. So kapag tumatakbo ka ng 70 to 80 km per hour, mas nakales ka na ng gasolina kasi meron siyang variable bulb actuation na nagbibigay tipid sa pagkonsumo ng iyong gasolina. So engine type naman ito is liquid cooled, 4 stroke, double overhead cam, 4 valve, at cylinder arrangement of inline 2 cylinder. So sa kanyang displacement is 321cc at bore stroke size is 68.0 by 44.1 mm, at compression ratio naman ito is 11.2 by 1. So maximum horsepower of 30.9 kilowatts at average of 1,000
10,750 RPM. So the maximum torque naman is 29.6 Newton meter at average of 9,000 RPM. Napaka-power talaga. So sa kanyang starting system is electric starter only. Sa lubrication system niya is with some. So sa kanyang engine oil capacity, meron siyang 2.4 liters. Fuel supply system is fuel injection. So clutch type with multiple disc at constant mesh of transmission type. 6-speed na siya, guys. Napaka-power. So frame type niya is diamond. So ito ang kanyang upside down telescopic fork. So dito rin nakalagay ang kanyang busina or horn. Ito ang kanyang air-cooled cooling system na nagbibigay safety para iwas overheat ang iyong makina para sa iyong mahaba-habang arangkada. So sa kanyang ignition system is TCI, transistor control ignition. So fuel tank capacity naman ito, guys, is 14 liters. Hindi ka naman ang gaba pa kasi maraming, napakaraming mayasalin mo na gasolina. 14 liters. May enjoy mo talaga ang joyride at long ride. So punta naman po tayo ngayon sa kanyang dimensions. So overall length, width at height nito, meron siyang 2090mm by 730mm by 1140mm at seat height na may 780mm at wheelbase naman na may 1380mm at minimum ground clearance of 160mm. So sa kanyang timbang, meron siyang 169 kilograms. Napakagaan lang. Once again, special thanks and special shout out to Mr. ang may-ari nito is Billiones Rinier. So shout out sa kanya. So that's all for today, guys. Sana nakatulong ako sa pagbibigay ko ng idea sa inyo. Ride safe, keep safe, and always wear a seven senses when you drive. God bless and bye-bye.